Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa buong mundo na naabot ng ating programang Pinoy Legal Minds, ang inyong palatuntunang sasagot sa mga usaping legal. At ang ating pong pagbati sa ating pinakamamahal na Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Q. Buloy Pastor, maraming salamat po sa pagkakataon na maging bahagi po ng programang ito bilang bahagi po ng inyong serbisyo para sa ating mga kababayan. Araw po ngayon ng Sabado, Disyembre 10 po, sa ngalan po ni MJ Mondejar, ako po si Ina Mortel, ang makakasama muna ngayon, umaga ni Attorney Kuya Mark Tolentino. Good morning, Kuya Mark. And good day, Ina, at sa lahat po ng mga followers natin sa SMNI, lalo na yung ating pinakababuritong pastor sa Apollo C. Q. Buloy. Ito yung kaibigan po ninyo, si Kuya Mark Tolentino. Alright, sa mga kababayan namin gustong makilok sa ating usaping legal ngayong umaga, maaari po kayong magpadala ng inyong mga katanungan sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screen at maging sa ating YouTube at Facebook account. Maaari din po kayong makilok sa ating talakayan sa pamamagitan po ng Zoom link na nakapin po ngayon sa ating YouTube at Facebook link. At Kuya Mark, bagong topic tayo ngayong Sabado, pag-uusapan natin. Yes, very interesting yung topic natin ngayon, Ina, is about bail. But bago yan, May nag-text kasi sa akin na may nag-comment daw na nagalit sa akin na isang government agency. Nagalit po. Nagalit daw. Pero pasensya po, wala po kong intensyon po na galitin po kayo. Wala kong intensyon po na sirain yung reputation na napakagandang pangalan po ng inyong opisina po. There was no intention. It was just a constructive criticism. Pasensya po, and I'm sorry, and I'm sure na intindihan po yung ginagawa po natin ngayon. Alright, kung ano man yan, ganyan talaga, ano, Kuya Mark, pag may mga usapin, yes, hindi maiiwasan na may magre-react. Pero ang intensyo po natin dito, Kuya Mark, ay magbigay liwanag pag-usaping batas. Ang purpose kasi ng Pinoy Legal Minds is purely public service. So wala tayong intensyon na manira na ibang tao. Kung hindi, nagbibigay lang po tayo ng legal knowledge po sa ating mga kababayan. We will make the law as simple as possible para at least maintindihan po ng ating mga kababayan, lalo na yung kanilang karapatan. So kung may nagalit po sa atin, kung may natamaan, pasensya po. There was no intention, it was just a constructive criticism. Alright. At kaugnay dyan, Kuya Mark, dahil gusto natin magbigay liwanag sa ating mga kababayan sa usaping batas, no? Kasi pag aaralin natin ang batas, Attorney Mark, or Kuya Mark, medyo technical yan. So ngayon, pagkakataon, no, bigyan natin, no, itong usapin naman ng bail o piyansa. Piyansa kasi nga, di ba, may isang sikat na artista ngayon. May sikat na artista na naka-bail. Sabi nila, non-bailable daw kasi ang kaso yata nun, panggagahasa. Bakit naka-bail? So pag-uusapan natin ngayon, Ina, ano ba yung tinatawag na bail? Ano yung mga karapatan ng bail? Bail ba, is it a matter of discretion po ng court? Or it is a matter of right po ng isang akusado? So pag-uusapan po natin yan isa-isa. Ano yung ibig sabihin ng bail? So ano nga ba, Kuya Mark, ano bang ibig sabihin ng batas na bail o piyansa? Sabi nila, ang bail kasi hindi yan bayad sa temporary liberty ng isang akusado. Hindi yan bayad na nagbabayad ka sa court para makalabas ka. Hindi yan ganun. Ay, hindi pala yun. Hindi yan. Ang bail, it is a security. Security. It is a security for the release of a person in custody of the law. Parang deposit, parang guarantee. So it is a security na parang nilagay mo yung certain fund or certain property mo doon po sa court as a security na mag-appear ka sa court when kailangan ka mag-appear sa court. So hindi yan purpose ng bail na bayaran mo kung sino yung dapat mo bayaran doon para makalabas ka. It is a security. Ibig sabihin, kasi security yan, pagkatapos ng kaso, ma-acquit ka man, ma-convict ka man, pwede mo nang makuha yung tinatawag na bail bond mo. Okay, para ka lang palang nagdeposito talaga doon na, Kuya Mark. Hindi yan bayad, no, pansamantala. Hindi yan bayad na pag nilagay mo sa court yung pera mo, after na ma-acquit ka or ma-convict ka, thank you na. Hindi. Kasi ang bail na yan is deposit lang yan, security lang yan for that release of a person in custody of the law. From the word in custody of the law, kailangan naka-custody ka. Hindi ka pwede mag-bail habang nakatago ka. Habang nagtatago ka. Walang bail na gano'n, ha? Kasi sabi ng batas, ha? Security for the release. Ibig sabihin, temporary liberty of a person in custody of the law. It means, hindi ka pwede mag-bail if you are not in custody of the law. Okay, malinaw po yan. Kuya Mark, ano ba yung dahilan? Ano ba yung purpose kung bakit may bail? Ang purpose ng bail is to guarantee na mag-appear ka sa court when kailangan. So, kasi kung hindi ka mag-appear sa court, yung bail mo, it will be forfeited in favor of the government. So, kailangan yung bail na yan, so ang purpose yan is to guarantee for the
appearance of the accused when necessary before the court. Mm-hmm. Eh, ano naman po ba ang iba't ibang uri? May iba-iba ba itong ano? Yes, maraming uri ng bail. Hindi lang cash na pinag-usapan natin mm-hmm. dito. May corporate bond. May tinatawag tayong corporate bond or surety bond. May tinatawag din tayong property bail. Of course, may common yung tinatawag na cash bond or cash bail bond. Pang-apat yung tinatawag na recognizance. So yung surety bond naman, Ina, parang hindi naman, for example, ang bayad isang milyon. Mm-hmm. Hindi kailangan magbayad ka ng isang milyon. Maybe certain premium lang bayaran mo, then yung ang mag-guarantee for your appearance will be the surety company. Parang ganon. Pangalawa, yung property bond naman, parang yung titulo ng lupa mo na nakapangalan sa'yo, parang yun ang i-bail mo. Parang yun ang, parang lien, naka-annotate doon sa titulo na yun ang bail mo. In case na magtatago ka o tatakas ka, yung property na yun, ma-hold yan in favor of the government. O yung pangatlo, of course, yung cash bond, mag-deposit na talaga doon. Physical cash doon po sa cashier ng court. And pang-apat, yung tinatawag na recognizance. So recognizance, nag-undertake ka na mag-appear ka sa court or may isang responsible person na mag-take charge on you. So, doon ka under the custody ka ng isang responsible person. Mm-mm. Kuya Mark, ano naman po yung mga batayan no, para sabihin na ikaw ay pwedeng magkaroon ng pagkakataon o karapatan mong magpiyansa? So, daming batayan. So, yung tinatawag na batayan, it means may criteria. Oh, oh. Okay. Depende sa penalty. Okay? Mm-hmm. Kasi may mga kaso kasi na may word na ginamit ang batas na non-bailable. Okay. May word na non-bailable recommended. So yung mga non-bailable, yung for example, capital offense. Kasi capital offense, pag ang penalty is, kung dati may death penalty, capital offense yan, non-bailable yan. Or when the penalty is reclusion perpetua or life imprisonment, non-bailable yan as a general rule. Mm-hmm. But bakit general rule? Kasi sabi ng batas, non-bailable if the evidence of guilt is strong. It means, if the evidence of guilt is weak, mm-hmm. kahit na ang penalty na yan is reclusion perpetua, life imprisonment, you can bail at as a matter of discretion on the part of the court. Mm-hmm. Pwedeng, Kuya Mark, may paliwanag natin kasi meron diba sa bailable and non-bailable. Ano ba ina-assume ng batas? Bakit may mga certain cases na binibigyan ng pagkakataon na maging malaya muna, meron naman na dapat kulong kaagad? May kulong agad kasi ang baka hindi... For example, yung penalty mo is life imprisonment. Mm-hmm. Baka magtatago ka na kasi natatakot ka kasi buong buhay ka doon po sa kulungan. So, mm-hmm. ang gagawin ng court, sige, dito ka muna, temporary, dito ka muna sa kulungan. So, mm-hmm. yun yan. So, ang bail kasi is a matter of procedure po ng court yan. So, yung iba naman, maliit na kaso lang. For example, ang kulong is 6 years mm-hmm. or 1 month, 3 months or even 12 years, you can bail. But bail, depende naman sa amount involved yan, and depende naman yan sa character ng tao, depende din yan kung anong bigat ang ebidensya at yung penalty ng kaso mo. Okay. At meron tayong tanong dito, Kuya Mark. Ano po ba ang sinasabi ng batas sa paglipat ng isang nakakulong na tao sa ibang kulungan? So yung paglipat, hindi po hindi basta-basta lumipat yung tao from one place to another. It should be with, kailangan may court order. But say, if you remember the case of Mr. Bong Navarro, yes. di ba? Una, nakulong siya doon sa NBI, di ba? So, through a court order, nalipat siya doon po sa Taguig City Jail. Mm-hmm. So, yun yan. So, it means, hindi basta-basta nilipat ang isang akusado from one kulungan to another kulungan. Kailangan talaga may court order kasi through a warrant of arrest, under na siya ng jurisdiction ng korte. Mm. Pag akusado ka ba, Kuya Mark, pwedeng ikaw ay mag-request? Request na? Na lipat ka ng kulungan. May karapatan ba? You can request, but still, depende pa rin niya sa order ng court. Okay. Because kung nakakulong ka na, or especially na may warrant of arrest ka, nakulong ka, so yung jurisdiction sa kaso mo is ang court na. So ang court ang mag-decide kung ilipat ka from one kulungan to another kulungan. But as an accused, you have the right to request. But depende, request ka lang. Mm-hmm. Ang mag-decide will be the court. Okay. Pero may tanong din kasi dyan na, Kuya Mark, no? Itong halaga naman, parang ang laki daw, o 1 million ba? Umabot ang million eh. Okay. Kung di ako nagkakamali, ang bail niya. Ang judge kasi, may authority na mag-fix magkano ang bail ng isang akusado. Mm-hmm. To fix. But may mga batayan, may mga factors involved. Ano yung mga factors involved sa bail or amount ng bail ng isang tao? Depende. Yung 1 million ng isang ordinaryong tao, sobrang laki yan. But yung 1 million ng isang mayaman na tao, maybe enough lang yan or maliit lang yan.
Kasi first, yung financial capacity ng isang akusado, kinukonsider yan. Financial capacity. Number two, yung nature and the consequences of the crime. May mga crime na mabigat, of course, mataas ang bail. Yung mga crime naman na mababa, of course, palit ang bail. So it means, depende yan sa crime involved. Mm-hmm. And of course, the penalty of the crime. Okay, depende sa penalty of the crime, may depende din yan sa age ng tao, or health ng isang tao, or the weight of evidence. And of course, whether or not yung isang akusado is fugitive or not, mas mataas ang penalty pag if you're a fugitive or hindi ka naman fugitive, wala ka namang dating kaso. So marami talagang consideration dito, yes, yes. Kuya Mark. So kung magkano yan, depende yan. Kasi ang fiscal kasi, the fiscal or the prosecutor will only recommend mm-hmm. for the bail. For example, may kaso na, may nakalagay doon, no bail recommended. Mm-hmm. So yun ang sabi ng fiscal. But still, the accused can still apply mm-hmm. for petition for bail. Kahit na no bail recommended si fiscal. For example, si fiscal nakalagay doon, 100,000 bail. Pwede rin babaan ni court yan kasi ang mm-hmm. fiscal kasi will only recommend for the amount of the bail. Okay. Kaugnay dyan, Kuya Mark, para mas malino sa ating mga kababayan, kailan ba karapatan ito ng isang akusado na magkaroon ng piyansa at kailan discretionary naman ng korte? Okay. Ang bail kasi, maybe sometimes it is a matter of right. Sometimes it is a matter of discretion. Okay. Ano ba pagkakaiba ng right at discretion? Right kasi, pag nag-apply ka ng bail, walang gagawin si judge but kailangan i-approve niya yan. Wala siyang discretion na, hindi pwede. Hindi yan. Kasi bail as a matter of right, pag nag-apply ka ng bail, kailangan talaga i-approve yan ni judge. Kasi bail as a matter of right, hindi na kailangan mag-isip si judge. The mere fact na nag-apply ka ng bail, kailangan i-approve yan ng court. Because mm-hmm. bail is a matter of right. Bail is a matter of discretion, kailangan mo nang pag-isipan ni judge. Mm-hmm. Yun yan. So, anong pagkakaiba? Ano yung bail is a matter of right? If the case is pending before the Municipal Trial Court, MTC, before conviction, bail is a matter of right. Wala pang hatol. Before conviction. Before conviction. Mm-hmm. Even after conviction, mm-hmm. basta MTC lang, bail is a matter of right. Mm-hmm. But pag RTC, at before conviction, bail is a matter of right. RTC, Regional Trial Court. After conviction, bail is a matter of discretion on the yung mga crime na involving not punishable by death, reclusion perpetua, or life imprisonment. Mm-hmm. Basta na before conviction, bail is a matter of right. So pag nag-apply ka ng bail sa judge, the judge walang magagawa kundi i-approve yan. Pero pag na-convicted ka na sa RTC, bail is a matter of discretion. But may mga factors na hindi lahat ng discretion i-approve agad. May mga dahilan. Ano bang mga possible na dahilan ni court? Mm-mm. Bakit tanggihan niya ang bail? Oo. Lalo na if the bail is a matter of discretion. Number one, pag yung akusado is a recidivist. Ano ba yung recidivist? Palaging labas-pasok sa kulungan. Recidivist. Meron na history. May kasaysayan habitual na. Habitual delinquent. Parang ganun. So, labas-pasok sa kulungan. Recidivist ka. So, parang hindi na i-approve ni judge yan. Kung i-approve ba, sobrang mahal ang bail mo. Mm-hmm. Pangalawa, dati ka na nag-escape. Dati ka na tumaka sa kulungan. Ayan. Or, kahit na you are on probation, gumagawa ka pa rin ng krimen. Or, you're on parole or pardon ka na. Gumagawa ka pa rin ng krimen. Or you are a flight risk. Flight risk ka kasi palagi kang lumilipad, palagi kang pumunta sa ibang bansa. Or kung ipalabas ka sa ibang bansa, o ipalabas ka sa kulungan, there is a risk na gagawa ka ng another crime. So that's yun ang mga possible na mga reasons bakit i-deny ng court ang bail mo as a matter of discretion. Okay, ulitin natin mga kabayan, no? Pag MTC level, no? Municipal Trial Court, Municipal Trial right. Level, before conviction, and after. After conviction, bail karapatan. Is a matter of right. Karapatan mm-hmm. mo yan, kung mag-file ka, walang gagawin si judge but to approve it. Mm-hmm. Pag Regional Trial Court, iba. Pag Regional Trial Court, before conviction, bail is a matter of right. Karapatan mo pa rin yan. But, pag after conviction by the Regional Trial Court, bail is already a matter of discretion. Mm. Kaya Mark, sentrohan naman natin itong usapin kaugnay sa capital offense. Kanina na isama na to. Siguro himayin natin to. At kailan daw ba na
magiging bailable, no, ang capital offense o yung offense punishable ng life imprisonment. So, sabi ng batas, ha, no person, itong specific na word na ginamit ng batas, no person, walang tao, who is charged with capital offense. Capital offense meaning, ang penalty is death. Dati ko may death, eh. No person charged with a capital offense or an offense punishable by reclusion perpetua or life imprisonment shall be admitted for bail. If, may word na if, if the evidence of guilt is strong. If the word, if the evidence of guilt is strong, it means pag evidence of guilt is weak, pwede magpiansa kahit na ang kaso mo panggagahasa if the evidence of guilt is weak. So it means, in the application for bail, for example, nag-file ka ng petition for bail, the issue here, hindi guilt mo. Don't forget, may stages of prosecution, Ina. Yung tinatawag na preliminary investigation, ang pinag-uusapan dyan, whether or not there is a probability of the commission of the crime. Hindi pinag-uusapan dyan kung guilty si akusado o hindi. Probability lang na ginagawa niya ang krimen. Yun ang issue sa preliminary investigation. Ang issue naman sa petition for bail, ang issue dyan, hindi rin guilt. Ang issue dyan, whether or not the evidence of guilt is strong. So, strong ba or weak ba ang evidence of guilt? Yun ang pinag-usapan sa tinatawag na petition for bail. But a trial court na ang pinag-usapan, sa trial na, ang pinag-usapan dyan, whether or not the accused is guilty. So it means, dito pala sa baba, sa preliminary investigation, hindi natin pinag-usapan dyan kung guilty ba si accused. Dito tayo sa petition for bail, hindi natin pinag-usapan dyan na guilty ba si accused. Ang pinag-usapan sa bail dyan is kung mabigat ba yung ebidensya sa kanya, matibay ba yung ebidensya, strong ba yung ebidensya, o hindi. Yun ang pinag-usapan. So yun pagkakaiba sa stages of the trial. Kuya Mark, dun sa preliminary investigation, sino ang nagde-desisyon? The prosecutor, it means the city fiscal, the provincial fiscal, or the state prosecutor, meaning through the Department of Justice. Okay. And kaugnay din dyan, Kuya Mark, sino ba ang may burden of proof sa pag-apply nitong bail? Sa di ba, pag nakulong isang tao, yung si accused nakulong. So si accused mag-file ng petition for bail. Ang may burden of proof is still the prosecution. In fact, under the new rules, hindi na kailangan si accused mag-present ng evidence during the petition for bail. Yung prosecution lang ang mag-present ng evidence. Ang i-present nila ng evidence, yung mga ebidensya na enough to prove na yung evidence of guilt is strong. Kung hindi nila ma-prove yan, kailangan talagang i-approve ni court ang petition for bail. I think yun ang nangyari sa kaso ni Mr. Navarro. So the evidence of guilt may be not strong enough under the yung nabasa ko yung decision. So that's why na-grant yung bail petition niya. And Kuya Mark, itong ano ba yung procedure natin? Yung procedure na, for example, kung mag-file ka ng petition for bail, depende kung ordinary bail lang, kung nakakulong ka, kung may warrant ka, surrender ka, after surrender, mag-bail ka. Approved na ni court yan. Mag-bail ka after, kailangan ka munang surrender. Kasi hindi ka pwede mag-file ng bail if you are not in custody. Kasi sabi ng batas, ha? Di ba sabi ng batas, bail is a security for the release of the person in custody of the law. From the word in custody of the law, kailangan naka-custody ka, nakakulong ka, nag-surrender ka, or inaresto ka, kaya mag-bail ka. Hindi ka pwede mag-bail habang nakatago ka. Kailangan munang mag-surrender ka, or kung hindi ka man mag-surrender, inaresto ka through a warrant of arrest. So yeah, in that case, pwede ka na mag-bail kasi you are already in custody. So yun yan. First, ang procedure, nag-surrender ka muna o nakakulong ka, then mag-apply ka ng bail. Kung ang bail is a matter of right, but bail is a matter of discretion, mag-file ka muna ng petition sa court. Petition for bail, then the court will be the one to decide, but the petition for bail under the rules, kailangan muna after the pre-trial or arraignment, then doon ka pala mag-file ng petition for bail. Kaya Mark, halimbawa, di ba, ikaw ay isa ng akusado, kailangan mo nang sumurrender sa batas, pero nagtago ka. Meron bang panahon na ito lang, hanggang dito lang panahon mo na ito'y karapatan mo? Or, ibig ko sabihin, parang darating yung time na bailable siya, pero dahil ang tagal mo nagtago, hindi na siya bailable. Because in criminal procedure kasi, sabi ng batas, it is liberally construed in favor of the accused. Okay. Palagi in favor of the accused ba sa criminal procedure ang pinag-uusapan. Of course, may mga exception dyan, but as a general rule,
always in favor of the accused. Pag criminal procedure ang pinag-usapan. Mm-hmm. Ang ibig sabihin ng in favor of the accused, trabaho yan ng prosecution, mm-hmm. trabaho yan ng Department of Justice na to prove na he is guilty, to prove na may probability of the commission of the crime. Bago, kung wala, hindi nila ginagawa yung trabaho nila, or kung kahit ginagawa nila, hindi nila napapatunayan na matibay yung ebidensya, kailangan talagang palabasin si akusado. So yun ang sabi ng batas, because under the principle of due process. Due process, yung accused kasi is presumed innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt. Mm-hmm. Kuya Mark, meron tayong tanong dito. Attorney, sa kaso po ni Vong Navarro, may posibilidad talaga na may bail kahit na non-bailable ang kaso? Yes. So kahit na ang kaso non-bailable, ang kaso niya, rape ang kaso. Mm-hmm. So as a general rule, non-bailable yan. So, but pwede pa rin mag-bail. Paano? Kasi there's no such thing as absolute non-bailable ang kaso. Kahit na non-bailable, pwede pa rin i-bail. Bakit? Sabi ng batas, ha? Ang word na ginamit ng batas, ang word, na, this is not my opinion, okay? Ang ginagawa ko, nagbabasa lang tayo ng batas. Nakasaad dyan sa batas? Sabi ng batas, ha? No person, walang tao, charge of capital offense, meaning death penalty ang kaso, or penalty is reclusion perpetu or higher, shall be admitted for bail. It means, pag ganun, tatlo na yung kaso mo, death penalty, life imprisonment, or reclusion perpetua, no bail. Pero may word na ginamit sa batas, yung may last sentence, if the evidence of guilt is strong. Mm-hmm. Because of the word, if the evidence of guilt is strong, it means, if the evidence of guilt is weak, pwede mag-bail. So merong ano dun, ano, pagkakataon talaga. Because of the word, if the evidence of guilt is strong. Pero kung tinanggal yun sa batas, no bail talaga. Mm-hmm. If kung ang kaso mo is, penalty niyan is death, life imprisonment, or reclusion perpetua, wala talagang bail. But because may word na ginamit ng batas, if the evidence of guilt is strong, ibig sabihin, kahit ang kaso mo non-bailable, you can still apply for bail as a matter of discretion sa korte. Oh, bahala na ang korte mag-decide. Kasi totoo naman, no, Kuya Mark, to, kasi sabi nga non-bailable, tapos pwede pala mag-bail. Pwede mag-bail. So, malinaw yan. If the evidence of guilt is weak, mm-hmm. it means na maybe napapatunayan yata nila, hindi yata napapatunayan ng prosecution na ang evidence of guilt ni Mr. Navarro is strong, that's why nag-grant yung kanyang bail. Mm-hmm. And Kuya Mark, ano naman daw ang guidelines o batayan ng korte sa pagbibigay kung magkano ang piyansa? Okay, di ba yung kaso ngayon, I think isang milyon. Oo. May iba dyan, 2 million. May iba dyan, 500,000. Mm-hmm. May iba dyan, 100,000. Okay, dito. Pag ang kaso kasi from the prosecution, meaning sa piskalya, ang fiscal ang mag-file ng kaso sa court pag criminal case. Nakalagay doon sa kanilang recommendation o sa kanilang resolution na mag-file ng kaso, nakalagay doon ang recommendation ng bail. May iba dyan, kung ang kaso is life imprisonment, nakalagay doon, no bail recommended. May iba dyan, nakalagay 100,000, 200,000. Recommendation lang ang trabaho ng prosecution. Ang final say kung magkano talaga ang bail will be the judge. Ang judge ang mag-decide kung magkano ang dapat bail na ipataw sa isang akusado. Ang isang prosecution will only recommend for the bail bond. Pero ang amount talaga ang mag-decide dyan ang korte. May mga factors kung magkano. Kasi sabi ko nga, ang 1 million sa isang ordinaryong magsasaka, sobrang mahal. Yes. But yung 1 million sa isang sikat na showbiz, maybe mura lang yan. Mm-hmm. Lalo na sa isang malaking negosyante. Yung 1 million, mura lang yan. Pero sa isang magsasaka doon po sa probinsya, sobrang laki na yung 1 million. So that's why, paano natin i-balance yung justice system natin? Yes. So may mga factors. Number one, the financial capacity ng isang akusado. Financial, it means, kung mayaman man siya or mahirap man, financial capacity. Second, yung nature ng kanyang kaso. Kung kaso ba niya is mabigat ba na kaso or mahina na kaso. Or of course, depende sa penalty involved sa kaso na yan. And of course, pag ang akusado is bata pa, able-bodied person, mas mahal ang penalty, ang piyansa, kaysa yung isang senior citizen na nakakulong. Kasi age and also health is also given, may factor din yan sa to fixing the amount. And of course, yung weight ng evidence, kung mabigat ang ebidensya or mahina ang ebidensya, depende din yan sa amount, yung
yung evidence. And of course, depende din yan kung ang isang akusado is already a former fugitive from justice. Mm-mm. Kuya Mark, sa batas natin meron talaga yan na diba, guidelines, criteria, pero meron daw bang halaga like range, ano yung minimum, wala. Ano yung maximum? Bahala talaga ang court. Bahala ang court. The fiscal will only recommend. May mga rules na fiscal kung sa Department of Justice kung magkano yun, may mga range sila, but they will only recommend. Mm-hmm. Kahit na ang recommendation ni fiscal is 1,000 ang bail, pwede yun gawin niyan, gawing 5,000 yan ni judge. Mm-hmm. Kahit na ang si fiscal, sabi niya, 100,000 ang bail. Sa tingin ni judge, ay mayaman to, yung 100,000, maliit na sa kanya. Gawin natin 500,000. Pwede yan gawin ni judge. Pwede ba daw mag-appeal ang akusado, Kuya Mark? For example, lang 100,000, 50,000 lang daw kaya niya. Mag-file siya ng motion to reduce bail. Ah, may ganun. But kailangan, there should be a good reason to do that. Mm-hmm. Of course, kung may bail na, for example, si Mr. Navarro, wala siya 1,000,000. Ang gagawin ni Mr. Navarro, mag-file siya ng motion to reduce bail. But I think may 1,000,000 siya, nakabail na siya ng 1,000,000. Mm-hmm. Pero what if wala siya 1,000,000, ang gagawin niya is mag-file siya ng motion to reduce bail. Mm-hmm. Or of course, i-cite niya ang grounds na wala siyang income, wala siyang mga project, wala siyang negosyo, ang kita niya, ito lang kita niya, o maliit lang pera niya. So, from 1 million, pwede ba gawin natin 100,000 or 50,000? Depende yan ni court. So, mag-file ka muna ng motion to reduce bail. But ang motion to reduce bail should be with good reason. Mm-hmm. And kailangan, attorney, Kuya Mark, buo mo siyang bayaran. Kasi, for example lang... Hindi pwede installment. Oo nga, abado pwede installment kasi yung mga ordinaryong mamamayan. Gato lang kaya namin, nagbakaawa dun sa korte. Kuya Mark, pwede ba yun? Sabi ko nga, ang pwede bail... Pwede bang property tapos cash? Pwede naman ganun, isa ba yun, pero hindi pwede installment kasi sabi ko nga, hindi naman ito bayad sa temporary liberty ng isang tao. Mm-hmm. This is a security for the release of a person in custody of the law. Sabi ko nga, yung binayad mo na bail, hindi naman yan bayad talaga. Kasi after ng kaso mo ma-dismiss or ma-acquit ka or kahit na ma-convict ka, pwede rin makuha yung binayad mo na bail. It means deposit mo lang yan sa court. So, hindi yan bayad yan for your temporary liberty. Kuya Mark, meron daw mga instances, for example, na iba yung nagbayad ng bail mo. Kumbaga ba, may kaibigan ka? Pwede. Oh. Pwede. Hindi naman mandatory donation, na... Donation, parang ganun. Okay lang yan. Yes, pwede. Hindi naman mandatory na ikaw talaga ang magbigay. Anyway, kung hindi ka mag-appear sa court, yung bail mo ma-forfeit in favor of the government. Mm-hmm. So kasi that's only a collateral. Parang collateral ba? Parang umutang ka. Mm-hmm. Parang nagsangla ka. Pero sinangla mo sarili mo, sige, ito yung guarantee ko na babalik ako sa court. Parang sangla. Parang ganun ang bail. Hindi yan bentahan of your temporary liberty. Parang sangla kasi, okay, ito yung ang collateral ko sa pag... For my appearance in court, ito 1,000,000. Yan, that is my collateral. So yun ang security ko for my release. But of course, ang guarantee ko diyan, mag-appear ako sa court. Kasi kung hindi ako mag-appear sa court, yan, pwede ma-forfeit yan in favor of the government. Mm-hmm. Malinaw po yan, no? Kailangan in custody of the law. Kasi baka nung nalaman na bailable yung kaso, hindi na nagpakita, diretso bayad. Pwede ba yun? Kailangan? Mag-surrender muna. Mm-hmm. After surrender, bail. Or kung hindi ka mag-surrender, arrestuhin ka muna. After the arrest, bail. Alright, Kuya Mark, break lang tayo sa ating pagbabalik. Marami pa tayong mga tanong dito. At ng ating talakayan ay sentro pa din po sa usaping bail, law o piyansa. Magbabalik po ang Pinoy Legal Mind. Pinoy Legal Mind. Tampok na usapin sa darating na Sabado sa mga doktor ng bayan. Acupuncture. Alamin natin kung paano nakatutulong ang acupuncture sa kalusugan. Ihanda ang inyong mga katanungan para sa pain management specialist at acupuncturist na si Dr. Arnil Chua. Mga doktor ng bayan. Live ngayong Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Dito lamang sa SMNI. Someone's in trouble. I'm calling Kingdom Force. You better get your tails up there fast. Narito na sila. Let's burn. Ang mga bagong superhero. Sina Norvin, Dalila, Jabari, DJ, at Shaluka. Come on, Kingdom Force.
I know you're gonna rescue us. Team, we need Alpha Mech. Kingdom Force, unite! Kingdom Force! Look! Kingdom Force! Okay, team, let's do this! Our five mighty animal heroes, kasama ang kanila mga super cool vehicle na kayang mag-combine para maging isang powerful giant robot. Samahan sila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon at alas 10:30 ng umaga tuwing Sabado. Now that's teamwork. Kingdom Force! Si Mang Juan, si Manong Jess, si Manong Jess, si Mang Juan, magkatuwang para sa bayan. Dito sa bayan ni Juan, bayan ni Juan. Si Senador Juan Ponce Enrile at Jess Aranza. No holds barred na usapan. Dito sa bayan ni Juan, bayan ni Juan. Nagbabalik po ang Pinoy Legal Minds at Kuya Mark, may mga katanungan tayo. Ito mula kay Janine Segura. Attorney, makakapag-bail pa rin po ba si Maria Ressa in case po na ma-reject or ma-deny ang petisyon na ginawa ng kampo niya sa Korte Suprema? As long as hindi pa final and executory ang kanyang decision of conviction, makabail pa rin siya. Mm-hmm. Basta, pero kung maging final and executory na, hindi na pwede. Ang ibig sabihin po ng final and executory, Kuya Mark? Ang final, it means tapos na. Mm-hmm. Wala na. Ang Supreme Court, ginunbig ka ng Supreme Court, tapos nag-file ka ng MR, denied yung MR mo. So final and executory na ang iyong decision. Pag final and executory na, hindi ka na pwede mag-bail. Hindi na. Ayan. Mula naman po kay John D. Marasigan, isang beses lang po ba pwede makapag-file ng bail? Paano po kung ma-deny ang kanyang petisyon, pwede pa rin po ba siya makapag-file uli? As long as may basis ka for your filing of a petition, you can still file. Kasi sabi ko nga, that is your right as a person, yung liberty mo, kasi na-denied yung liberty mo, so you have the right to apply for bail. Lalo na, for example, sa development ng kaso, nakita talaga na mahina ang kaso, so you can file for petition for bail. Okay, ito naman po mula kay Daisy Ocho. Attorney, pwede pa bang mabawi ang bail na naibigay kung nahatulan na sa kaso ang isang tao? Yes, pwede. Kasi sabi ko nga, hindi yan bayad. Mm-hmm. Hindi yan bayad for your temporary liberty. It is a security. It means collateral lang yan. It means, pag natapos na yung kaso, hindi ka na kailangan mag-appear sa court, so pwede mo nang bawiin yung tinatawag na bail mo. Meron tayong ilang mga comments dito bago tayo magpatuloy, Attorney Mark. Kaya Mark, baka... Hindi ko na magbasa, ikaw na. Okay, ayan. Mula kay Delva Tacuban, Mamino Jutta, Naadjuta Wisdom, Knowledge, Understanding, Aninga Programs. Salamat, Jut Pastor, at SMNI All Programs. Walang kawala time work, Jude. Bisaya, Tagalog. Hindi ako Bisaya, pero binasa ko siya. Sinubukan ko po. Ito mula naman kay Marvin Granido Rosalado, mula po sa Facebook comment. Daghan kaayong salamat, Attorney Mark, sa imong mga importante impormasyon mahitungod sa balaod. Nadugagan ang akong nahibaluan. Nahibaluan? Nahibaluan. Ayan, pasensya na po, hindi ako Bisaya. Ito naman mula kay Norma Manias Cueva. Maraming salamat, Attorney Mark, na bibigay no paliwanag tungkol sa batas. I salute to you, Kuya Mark Tolentino. Eh, thank you and welcome. And hindi ito naging posible kung hindi dahil sa pagmamahal natin sa atin ni Pastor Apollo Sikibuloy. Yes, tama po yan, Kuya Mark. At sa ating pagpapatuloy, usaping piyansa pa din, kailan naman po hindi kailangan ang bail? First, hindi kailangan ang bail kung number one, naka-custody ka na. Mm-hmm. For example, nakakulong ka, tapos yung nakakulong ka equal to or more than the maximum penalty. For example, ang penalty ng kaso mo is 6 months. Mm-hmm. Tapos nakakulong ka na doon ng 1 year. Dapat ka na ipalabas, hindi ka na kailangan mag-bail. Bakit? Kasi more than ka na eh. Parang may utang pa ang government sa'yo. Mm-hmm. Di ba? For example, ang penalty, 6 months. Tapos, nakakulong ka doon, pinabayaan ka sa abogado mo, ang kulong mo doon, 1 year na. Pero ang kaso mo, six months lang mm-hmm. na penalty. So, dapat ka lang palabasin, hindi na kailangan ng bail. Di ba? Ikaw na dyan, attorney, Kuya Mark, ibig sabihin, sabi mo dapat may utang ang gobyerno. Nangyayari ba talaga yan na minsan, six months, dapat nagtrabaho na ako ng 6 months pero di mo sinabi na pwede na pala akong lumaya?
dahil sa dami ng mga nakakulong doon, minsan na nakakalimutan, napabayaan, that's possible lang. Sabi nila, that's possible. Eh, hindi ko sinasabi na perfect tayo lahat eh. Yeah. That's possible. So, what if yung penalty na dapat kang makulong is 6 months lang? Mm-hmm. Pero dahil nakalimutan mo na or walang nagbisita sa'yo ng mga kamag-anak, pinabayaan ka sa kulungan, umabot ka na sa taon, anong gagawin ng government sa'yo? Dapat ka nang palayain. Mm-hmm. Bakit? Because nakakulong ka na more than the maximum penalty na dapat ka makulong sa kaso mo. Mm-hmm. So yun, it means hindi ka na kailangan mag-bail. Meron ba mga pagkakataon, Kuya Mark, na tulad niyan, 6 months na siya dun sa, ay, 1 year na siya sa loob ng kulungan, 6 months lang dapat, parang gusto niya lang doon kasi may mga individual na parang mas okay na siya sa kulungan kasi may... May ganun. May ganun. Kasi number one, sa kulungan, libre yung pagkain. Ganun na nga. Yung, kung sa labas na sa kulungan, magtrabaho pa siya, baka magkasala pa siya, mm-hmm. o baka madisgrasya pa siya. So doon, libre yung pagkain. Libre security guard. Oo. So, may ibang tao talaga na gusto na doon. Pwede ba yun? May iba dyan na, for example, nakakulong ng 20 years, oo, ayaw nang lumabas. Kasi nasanay na sila doon sa kulungan. May mga ganun. Pero, I mean, sa ilalim ng batas, pwede bang ang isang tao na nakakulong, ay gusto na lang niyang manatiling makakulong? Ay, o pipilitin siya lumabas? Kailangan talaga siya lumabas. Okay, malinaw yan. Pero kung gusto niya mag-maintain siya doon, gagawa siya ng kasalanan doon. Para mag-maintain niya na, doon na lang siya. Ano lang yan. Mm-hmm. Okay, ito naman, Kuya Mark, saan o kailan, ayun, saan mag-apply po ng bail? So, for example, nakakulong ka. Mm-hmm. Kailangan, as a general rule, doon ka talaga mag-file ng bail kung saan pending ang kaso mo. For example, ang kaso mo pending sa Makati. Kailangan ka talaga mag-file ng bail sa Makati. Mm-hmm. Hindi ka pwede mag-file ng bail sa Davao. Kasi ang kaso mo, pending sa Makati. So it means dito ka sa Makati, mag-file ng bail. Kung nasaan ang iyong kaso. What if, na inaresto ka? Inaresto ka sa Cebu, pero ang kaso mo, nasa Makati. So saan ka pwede mag-bail? As a general rule, kasi inaresto ka doon ka mag-apply ng bail sa Cebu, sa Regional Trial Court. Pag wala namang court doon, kasi sirado, for example, closed, any court pwede ka naman mag-apply. But sabi ng batas, kung bail is a matter of discretion, kailangan ka talaga mag-file ng bail kung saan pending ang kaso mo. For example, na-convict ka na sa Regional Trial Court ng kaso, for example, ng rape. Na-convict ka sa Regional Trial Court. So it means kung mag-file ka ng petition for bail, doon sa court kung saan pending ang kaso mo. So hindi pwede ka mag-file ng bail kung saan-saan. Kailangan, kung bail is a matter of discretion, kung saan pending ang kaso mo, doon ka pwede mag-file ng bail. For example, nakakulong ka, pero wala kang kaso. Wala pang kaso. So inaresto ka lang, so wala pang kaso final sa'yo. So kailangan ka mag-file ng petition for, mag-file ng bail kung saan ka nakakulong. For example, nakakulong ka sa Quezon City, doon ka mag-file ng bail sa Quezon City. Pag magbabayad ba ng piyansa o bail, Kuya Mark, kailangan ba personally present ka? O baka pwedeng on behalf Pwede naman abogado mo. Okay. Basta as long as nag-surrender ka or nakakulong ka, kasi sabi ng batas, hindi ka pwede mag-bail kung you are not in custody. Kasi one of the requirements sa application for bail, may proof of your custody. Okay. So kailangan talaga na naka-custody ka muna sa kulungan or kahit sa judge, doon ka muna sa court pag-standby para nag-surrender ka ni judge, doon pa lang, so parang naka-custody ka na sa batas. So that's the time that you can apply for bail. Halimbawa, Kuya Mark, nasa abroad ka nung nalaman mo na itong kaso mo, meron kang kaso dito sa Pilipinas. Ah, hindi ka pwede mag-file ng bail kung nasa abroad ka. Kasi sabi ng batas, bail is a security for the release of a person in custody of the law. It means kung nasa Japan ka, nasa Hong Kong ka, may kaso ka dito sa Pilipinas, hindi ka pwede mag-apply ng bail sa embassy doon. So anong estado mo, Kuya Mark, kapag ganun? You are wanted ka, fugitive. Wanted, fugitive. Oh, so of course, pwede ka naman mag-surrender. Pag uwi mo sa Pilipinas, mag-surrender ka, then mag-apply ka ng bail. Pwede naman ganun. Tumataas din ba o nagiging batayan din ba ng korte, Kuya Mark, kapag habang matagal kang bago mag-surrender, tumataas lalo yung kailangan mong bayaran? Of course, depende yan. Kasi pag may recommendations ni Piskal, normally, yun ang sinusunod ng court. Normally ha, but not all the time. Mm-hmm. So, pag may mga proof si judge na flight risk ka, palagi ka nagtatago, mahirap kang hanapin, mahirap kang mag-contact, wala kang tamang address, no permanent address, so, minsan, taasan ni court ang piyansa mo. Mm, okay. Kailan naman daw po palalayain ng isang akusado dahil sa bail?
palalayain lang yan pag may court order na, mm-hmm. or release order. Diba mm-hmm. si Mr. Navarro, may bail isang million. So maybe nag-bail na siya. Pag bail niya, may order ang court na kalagay doon, release order. Mm-hmm. Pag may release order na, doon pa lang pwede makalabas ang isang akusado. Meron din po bang parang duration or time yan na hindi automatic na bayad ako 1 million ngayon? Kung baga, aantayin ko pa rin. Ay, hintayin mo pa rin? Oo. So, pag nabayad mo ng 1 million, doon sa cashier ng court. O, kasi gagawa pa yan ng Gagawa pa ng order. Mm-hmm. So, ang order na yan, kasi yung order na yan, ibigay yan sa warden. Mm-hmm. O, warden. So, ang warden, mabasa niya yung order ng court na dapat palabasin na, doon pa lang pwedeng palabasin ni warden. Meron bang guidelines, Kuya Mark, na that within 24 hours, matapos ka magbigay ng bail o magbayad? As long as may order ng court. Okay. Kahit na nagbayad ka ng bail mo, kung walang order ng court of your release order, hindi ka pwedeng ipalabas. Kasi ang word na ginamit ng batas, hindi ka pwedeng palabasin kung walang court order. Okay, ayan. Kuya Mark, meron tayong komento o tanong dito mula kay Asta Astic. Yung po, di ba, meron piyansang mga tao po kung gusto magpiyansa. Ngayon po, ang tanong ko po, saan napupunta yung pera na iyon? Saan po ginagamit? Yung piyansa, sabi ko nga, hindi yan bayad sa of your temporary liberty. Dideposit mo lang yan. That's still your money. Dideposit mo lang yon. So, pag dideposit mo, after your case, pwede mo na magkuha yung fund na yan. So, hindi yan bayad of your temporary liberty. So, it means, hindi yan mapunta kahit saan, dineposito mo lang yan sa korte. Mm-hmm. Pwede daw po bang babaan o lakihan ng bail? Yes, pwede. Mm-hmm. But, kailangan may court order. If ang tingin ng court na, for example, ang bail ng isang tao, 1 million, uy, mahirap naman pala ito. Baka kawawa naman. Sabi kasi ng ating saligang batas, there should be no excessive bail. Mm-hmm. Excessive bail is unconstitutional. Okay. So it means, pag sa tingin ni court na sobrang malaki ang bail, hindi naman, there's no justice sa kanya, kung sobrang laki naman, pwede babaan. But there should be good reason. Okay. Mag-file mo na si accused ng motion to reduce bail on the ground that he is an indigent person, wala siyang trabaho, yung income niya hindi enough para mabayaran niya yung 1 million, for example. So, pwede mabaan ni court yan. Sabi niyo po, Kuya Mark, ang court na nagde-decision kung magkano at siya rin nagsasabi kung excessive. Siya din. Paano po yun? For example, 1 million. Kasi ang judge, minsan, yung ginagawa ni judge, based siya sa recommendation ni Piskal. Okay, nabigay niya na, nasabi niya na. 1 million. Tapos, so, may bail na. Mm-hmm. Paano kung walang pangbayad ito si accused? So, si accused, mag-file naman ng petition for bail. Motion to reduce bail. Ilagay niya lahat ng reason. Mm-hmm. Lahat ng reason na indigent siya, wala siyang trabaho, ganyan. So, the judge will decide based on good reason. Mm-hmm. Okay, meron po tayong tanong mula kay Team Bush. Attorney, sa pagbayad ng bail, kailangan po ba na cash o pwede through check o through other means like GCash? GCash. Ay, high-tech na tayo ngayon, attorney. Ayun naman, GCash na lang daw. Cash yan. Kailangan mo ilagay ang cash doon sa cashier. Then the cashier will issue a certificate of deposit. Yung certificate of deposit o yung resibo, yun ang proof mo na nabayaran yan. So, kasi may, yung GCash, I don't know kung wala pa kasi yung, hindi pa kasi masyadong online or high-tech. Wala pang guidelines regarding that. Wala pang ganun. So, as a rule, based on my on practice ngayon, cash talaga ang ibibigay ko. Hindi cheque, bawal din cheque. Bawal ang cheque. Kasi aside sa cash, hindi naman kailangan cash eh. Pwede naman surety bond. Mm-hmm. Pwede naman real property, titulo. Mm-hmm. So, hindi naman kailangan cash talaga ang bail. Paano yung kunyari Kuya Mark, wala siyang cash talaga, pero property. Pero yung property niya, masyadong sobra naman dun sa kailangan. Sabi ng batas, at least the same amount of the amount of bail. So kung sumobra, walang problema. Huwag lang kulang. Okay. And doon naman, Kuya Mark, no, balikan natin ito nga, pwede bang babaan o lakihan? For example, 1 million na sabi na, tapos nagbayad na. Tapos after ilang panahon, siguro na-realize ni Josh, ay, kulang, dagdagan mo. Paano kung wala ka ng pambayad? Babalik ka sa kulungan? Yes. Pwede kang babalik sa kulungan kung wala ka pang bayad. For example, ang bail mo, 1 million. Oh, malaya ka na, ganun. Tapos, palagi kang absent sa court. Mm-hmm. Palagi kang absent. Tapos, dami mga dahilan. Mm-hmm. Pwedeng i-forfeit ni judge ang bail mo. Kung hindi man i-forfeit, taasan niya ang bail. Okay, dagdagan mo kasi palagi kang absent. Mm-hmm. So, ganun. So, pwedeng taasan ang bail, pwedeng babaan ang bail. Mm-hmm. Kaunay dyan na, Kuya Mark, ano ba yung mga dahilan no para ma-forfeit ang bail? Ma-forfeit ang bail, sabi ng batas ha,
the bail shall be forfeited if the accused failed to appear sa court despite due notice when his appearance is required. It means kung kailangan si court si accused pupunta sa court, tapos kahit na may notice hindi pumunta kasi kailangan niya pumunta, hindi pa rin siya pumunta. So, yung bail niya will be forfeited in favor of the government. Pag na-forfeit na yung bail niya, it means yung bayad niya, wala na yon sa government na yon kasi hindi ka pumunta. So, pagkatapos, the court will issue another warrant of arrest. Oh, so, okay. Pag nakulong ka naman, mag-file ka naman another bail. So, yun ang mangyari sa'yo. But hindi naman automatic i-forfeit ng court yan kasi minsan bibigyan ng pagkakataon bakit ka hindi umaten despite notice. Pero kung matigas talaga ang ulo mo, hindi ka umaten. So the court will forfeit the bail and the court will issue your corresponding warrant of arrest. Anong pinagkaiba nito, Kuya Mark, dun sa ma-cancel? Yung cancel, iba yun. Kasi ang cancel kasi, for example, you're on bail. Mm-hmm. Tapos, go surrender ka. So hindi na kailangan kang yung bail mo, pwede nang kunin ang bail mo kasi surrender ka na. Di ba? Mm-hmm. Or second, namatay yung akusado. So pwede na makuha ang bail kasi patay na si akusado. Or yung si akusado na-acquit sa kaso. Or yung kaso na-dismiss. Or yung kaso is already final and executory. In that case, pwede nang i-cancel ang bail. Mm-hmm. And kung ang decision po ng korte final na, parang kaugnay rin dito sa tanong kanina, pwede pa rin po bang mag-bail? Sabi ng batas ha, ang bail kasi for your temporary liberty while yung case is pending. Mm-hmm. Yun sabi ng batas. It means, wala nang bail pag ang kaso is already final and executory. So pag final and executory na, hindi na pwedeng mag-bail kasi nga, you need to serve your sentence na. Mm-hmm. So I think yung isang kaso ng isang blogger yata na na-convict of a crime of libel. Mm-hmm. So, final and executory na. Hindi siya pwede mag-bail kasi final and executory na. Tama ba, Kuya Mark, sa Korte Suprema ito? Or minsan kasi maging final and executory kahit sa RTC. Kasi hindi ka na-file ng appeal. For example, may decision, convicted ka. Uh-huh. Hindi ka na-appeal. Ang decision ng RTC, maging final. Pero kung mag-appeal ka, pwede yung kaso mo sa Regional Trial Court, pwede ka mag-appeal sa Court of Appeals. Pagkatapos, kung matalo ka sa Court of Appeals, mm-hmm. pwede kang umapila sa Supreme Court. Mm-hmm. But for example, ayaw mo na mag-appeal. Gusto mo na, sige, papakulong na lang ako. For example, ganun. Ayaw mo na mag-appeal. Final executory ng decision sa Regional Trial Court. Mm-hmm. So it means, final na. So hindi, not necessarily na lahat ng kaso maging final and executory kung ang kaso nasa Supreme Court na. Okay. Pwede maging final and executory ang kaso kahit na nasa Regional Trial Court lang or kahit na MPC. Nasa Municipal Trial Court yan. Merong time frame or parang panahon lang ba, attorney, na ibinibigyan na pwede kang mag-appeal? Mag-appeal 15 days. So, from the receipt of the decision, kailangan ka mag-file ng appeal. Otherwise, maging final and executory na ang decision na yan. Pag maging final and executory na, it means hindi ka na pwede mag-bail. Bakit? Mm-hmm. Final na. It means wala ka nang gagawin kung hindi i-serve mo na ang sentence mo. Okay, 15 days, Attorney Mayor, pwede bang mag-appeal ng extension? Wala. 15 days lang. So, 15 days from receipt. Okay, may tanong po tayo dito kay Mark. Attorney, hanggang kailan po ang kalayaan ng isang tao kapag nagpiansa na? Nagpiansa, as long as hindi final and executory ang decision ng court, pwede kang, yun ang kalayaan mo. Kasi your temporary liberty pending the final pending na maging final and executory ang decision ng court. So it means kung hindi pa final and executory, so it means you can enjoy your temporary liberty. Kahit ilang taon pa yan. Kahit ilang taon yan. Okay. Ito po, pwede rin bang mag-bail kahit na illegal ang pag-aresto? Yes. May dati kasi, this is a Supreme Court decision. Mm-hmm. This is a bagong batas to. Kasi dati kasi, kung i-question mo ang legality of your arrest or i-question mo ang legality of the warrant of arrest, hindi ka na pwede mag-bail. Kasi paano ka mag-bail kung kine-question mo ang legality of the arrest? Dati yon. Mm-hmm. So it means kung i-question mo, illegal yung pag-aresto ko. Dapat nyo akong palayain kasi illegal yung pag-aresto ko. Mm-hmm. Hindi ka pwede mag-bail. Kasi bakit ka mag-bail na kine-question mo na yung legality of your arrest? Dati yon. Mm-hmm. But ngayon, iba. Sabi ng batas ha, you can apply for bail. Ang pag-apply mo ng bail is not a bar to question the legality of the arrest or the legality of the warrant of arrest. It means kahit na nag-apply ka ng bail, pwede mo pa rin tanungin, pwede mo pa rin questionin
ang legality of the arrest or the validity of the warrant of arrest. And kaunay niya na Kuya Mark, paano mo malalaman kung ito ay illegal o hindi illegal? Pero bago yan, Kuya Mark, meron tayong callers umagang ito mula po sa Las Piñas, si Mr. Manny Mercado. Good morning po, sir. Morning. Mm-hmm. May tanong lang ako kay attorney. Mm-hmm. Kasi yung kay Bong Navarro, hindi ba nagbigay siya ng ano, ng bail ng 1 million? Ngayon, pinakawalan siya. Halimbawa na hindi na siya nakita ng kung ilang taon, saan mapunta yung bail? Okay. Sabi ng batas, ha? Okay. Thank you. That's a good question. Yung bail kasi, yung binayad niya na bail, hindi yun bayad of his temporary liberty. Kung hindi, that is a collateral. Collateral yan na kailangan mag-appear siya sa court. Kasi kung hindi siya mag-appear sa court, forfeited yan in favor of the government. So, mapunta yan sa judicial fund. Mm-hmm. So, sa fund na yan ng Korte Suprema. So, maybe, I don't know, kung may mga programs na gagawin ang Korte Suprema sa ganyan. Basta pag hindi sila nag tinatawag umattend. Kasi it will be forfeited in favor of the government. Mm-hmm. Okay, attorney. Ang tanong ko pa, paano ngayon yung renate? Walang makuha kay Cinco? Ano yung? Yung renate niya. Yung, okay. Okay. Ang kaso kasi, we are not, ang rape kasi, yung bail kasi, hindi yun bayad sa kanyang biktima, ha? Kung may biktima man siya, allegedly may biktima siya, hindi yun bayad. Iba yung bail, iba yung damages na dapat niyang bayaran just in case na convicted siya, okay? In case, ha? Kung convicted siya, iba yun kasi that's damages na dapat niyang bayaran doon po sa tinatawag na biktima. So iba yun, that's damages na dapat niyang bayaran. So ibang ano pala yun. Iba yun. Man yung babayaran niya doon. Iba naman tong bail niya. Iba yun. Sige, Tony, thank you. Okay, thank you, Manny Mercado. Maraming salamat po si Manny Mercado mula po sa Las Piñas. And kaugnay pa rin dyan na Kuya Mark, itong sa nabanggit niya, di ba, for example, nagbayad, tapos nawala siya, tumakas. And then, hinanap na siya kasi meron ng desisyon ng korte. Oh, yes, nowhere yes. to be found na siya. Forfeited. Forfeited ang bail niya kasi nga, sabi ko nga, ang bail, it is a collateral. Mm-hmm. Collateral yan na kailangan ka mag-appear. Parang collateral sa bayad ng utang. Di ba? Mm-hmm. Parang ganoon lang yun eh. So ito, collateral ito, hindi sa pagbayad ng utang. Collateral ito na para mag-appear ka sa court. Kasi kung hindi ka mag-appear sa court, yung binayad mo forfeited in favor of the government. Kailan yung sasabihin ng korte, Kuya Mark? Kasi for example, bigla siyang sug-surrender. Pero huli na, may sasabihin ba talaga ng korte, okay, forfeited ang bail mo, bibigyan kanya ng panahon. Forfeited, pwede ka mag-file ng MR. Mag-file ka ng motion for consideration. Pero hindi naman automatic i-forfeit ng court yan. So bibigyan ng pagkakataon ng court yan na kung kailangan siya mag-appear o hindi. Kasi hindi naman lahat ng pagkakataon ng akusado kailangan mag-appeal sa court. Mm-hmm. May mga instance lang na kailangan siya mag-appeal. Like for example, during arraignment, kailangan siya mag-appeal. Mandatory ang appearance ng court o ng accused during arraignment. Meaning, guilty or not guilty, tanongin ka ng judge. Mm-hmm. Mandatory, mag-appeal ka doon. Or, kailangan ka mag-appeal for purposes ng identification of the accused. For example, si witness mag-testify, kailangan na ituro kung sino accused. So, kailangan mag-appeal si accused. Or third, during promulgation of judgment. Mm-hmm. So yun ang tatlong instances na mandatory na kailangan si accused mag-appear sa court. Ito po, Kuya Mark, mula kay Andeng, may bail po ba sa mga kaso related sa drugs? Hindi lahat. May mga kaso na related sa drugs na bailable, may hindi naman. Mm-hmm. So pag non-bailable, of course, pwede pa rin mag-apply ng petition for bail. Like I think kay Senator Dilema, nag-file siya ng petition for bail. I think na-denied yun or maybe pwede pa siya mag-apply. Mm-hmm. So, right niya yan kung mag-apply siya ng petition for bail. So, but may mga kaso naman na kahit drugs, bailable. Mm-hmm. Okay. So, bailable, still, bail as a matter of right or bail as a matter of discretion. And kanina balikan lang natin ito, Kuya Mark, no, regarding dun sa illegal na pag-aresto. Paano ba daw malalaman kung ang ginawang pag-aresto ay illegal? For example, illegal na pag-aresto. Mm-hmm. Kasi sabi naman, I think I discussed this last week. Sabi ko nga, hindi pwede hindi ka pwede arestuhin kung walang kaso, kung walang krimen. Mm-hmm. Hindi pwede ka arestuhin dahil pangit ka. Ha? Of course. Or hindi ka pwede arestuhin ng isang police or isang NBI agent or any government agency kahit wala kang ginagawang kasalanan. So dapat may ginagawa kang kasalanan bago ka arestuhin. Caught in the act.
or at least may warrant of arrest ka na inisyo ng court. Yan, pwede kang arestuhin. Pag-arestuhin ka, for example, inaresto ka, walang warrant of arrest, wala kang ginagawang kasalanan, nakaupo ka na doon sa may kanto, inaresto ka. So, can you question the arrest? The legality of the arrest? Yes! You can question the legality of the arrest. But kahit i-question mo yung legality of the arrest, you can still file a petition for bail or you can still apply for bail. Kahit na i-question mo pa ang legality of your arrest. Alright, maraming salamat Kuya Mark. Wala tayong oras. Ano ba ang pinakang lesson natin na gusto natin ibagi sa ating mga kababayan sa pinampiyansa? Ang bail kasi, matter of right yan, matter of discretion, temporary liberty mo yan. So minsan, may iba dyan na hindi naka-bail. I think we need to, kailangan i-review ito ng government kasi yung iba kasi wala pang bayad kahit inosente. Yung talaga, course, yung realidad, Kuya yung Mark. Yung realidad na may mga kawawa tayong mga nakakulong ngayon na walang pang bail. So, I think i-review natin yung batas about bail kasi may iba dyan na yung mga mayayaman, walang problema, maka-bail. But what if naman yung mga hindi kaya maka-afford? Anong tulong na dapat gawin ng ating government sa kanila? Kaugnay dyan, last na natanong nga po yung Mark, kung meron nga bang mga tulong mula sa ating pamahala regarding dito sa piyansa? Of course, may mga daming mga government agencies na willing tumulong about sa piyansa, lalo na yung mga mahirap natin. Number one, yung Public Attorney's Office, magaling yan. So, pwede sila makatulong or may mga legal aid ng mga law offices, may mga legal aid din ng mga integrated bar na willing tumulong sa mga kababayan natin na mga indigents. Alright. Maraming salamat kayo, Mark. Bago tayo tuluyang magtapos para sa ating Christmas countdown. Yan, 15 days ago na lang mga ka-partner at Pasko na. Ano ba ang paghahanda mo ngayon, Kuya Mark? Merry Christmas sa lahat po ng mga kaibigan mo natin. Oh, marami ka bang inaanak na bibigyan ng mga regalo? Alright, yan po. Tampok sa ating palatuntunan ngayong umaga. Again po, nagpapasalamat tayo sa ating Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy. So pagkakataon po, binigay dito sa atin sa Pinoy Legal Minds sa makapagbigay kaalaman sa batas. And thank you po, yung paborito natin, Pastor, si Apollo C. Kibuloy, sa pagbibigay ng pagkakataon po sa atin na i-share po yung legal knowledge natin sa ating mga kababayan para at least alam na ating mga kababayan yung kanilang mga karapatan. Ayan, hanggang sa susunod na linggo po muli, dito pa rin sa SMNA News dahil iba ang may alam sa batas dito sa programang Pinoy Legal Minds. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.